Welcome po sa channel ko, MotoJob. Dito na nilagay yan dito. Yan. Kung bago ka lang sa channel natin, please like, share, and subscribe, and pahit po ng notification bell para ma-update ka sa mga bago nating mga videos. So, sa mga subscriber ko naman, maraming salamat. Sa mga tumatangkilik, maraming salamat po sa inyong lahat. So, today's vlog po, real quick review lang po tayo for share. So, itong shocks po na to ay fully busted na monoshock suspension. Not familiar lang po kung anong motor, pero alam ko kasi nakakabit po to sa modified or converted from dual to converted na motor na underbone. Yun ang pagkakaintindi ko, galing sa dual, kinonvert nito, ito yung nilagay. So, itong shocks, ang brand po ay Racing Suspension Bounce Brake Pro Shocks. Alam ko, K-Tech po ito, ang Pro Shocks. Ayan po siya. Dibaso po yan. Pero, dun pa lang puputulin ko na po. May oil, oo. Ayan po siya, may langis. Sariwa nga po ang langis pa, di ba? Sa lagay na luma na. Kaya po yan sariwa, hindi madumi. Kasi po, non-working po ang kanyang baso. Oo, may baso. May hose. Ayan po yung hose. Ayan. Pero, ito yung shocks. May nakalagay na hard at saka L. So, pero design lang po to. Design lang din po yan. May ganyan siya. High pressure nakalagay. Ayan. Do not open. High pressure. So, ayan. May nakalagay pang warning. This shock absorber contains nitrogen gas under high pressure. Do not attempt thing or rebuilding the shocks as the shocks may damage. Refers to manual. Yun ang nakalagay. Supposedly, ito po yung bladder. Nandito yung hangin na sinasabi niya. High pressure. May langis po yan. Pero ito yung catch. Kaya nasabi ko non-working. Ito po. Ang banjo bolt niya. Ito yung bolt niya. Wala pong butas access papunta dito. So, technically, design lang po siya. Yan. Although, may langis yan. Malinis yung langis. Isipin nyo po, busted na yung shocks, pero yung langis ng baso, malinis pa rin. So, ayan po. So, nasa inyo na lang po yan. Honest review lang to. And sharing. Ayan po. Pero, aesthetic-wise, maganda po ang itsura ng shocks. Hose. Ito yung baso. Yan. So, yan. Ito po ulit. So, request po ng owner, tatanggalin po yung baso. So, yun. Tanggal na to. Out sa screen. Yan. Tanggal. So, i-rebuild po natin yung shocks. So, ano yung mga ginawa ko sa suspension? First, sa pag-rebuild, syempre, ito, may tama na. Yan. May galos na yan. So, yung bushing, hindi pa naman ganun kalaki ang clearance. Nasa tolerance pa. Yan. So, yung ito, inulit na po natin to kasi itong wearing niya, lubog na po dun sa bakal. Kaya po yan, nakatama-tama ng ganyan. So, inayos na po natin yan. So, kung makikita nyo, testing ko, ipapasok ko ng paganito. Yan, makunat na po ipasok. Yan, napalapat na po ulit natin. Yan. So, babalik ka rin ko. Hindi po siya makunat. Yan. So, wala rin pong kalog. So, yan po. So, next, papalit po tayo ng oil seal kasi tagas. Ito po yung lumang oil seal. Suppose, ito po ipapalit natin. So, kung makikita nyo po, ang laki ng diferensya sa butas. So, papalitan natin. Next na gagawin dito, sa valve, sa refill, drain, or bleed. So, ito po. Ito po, ginawa lang po natin to
ginamit pa rin po natin ito. Ayan, naglagay tayo ng access para sa hangin. Nandito po, kagaya po sa usual na mga shocks na makikita natin, may nakabolt na allen. So, ayan po siya. Dito po, magkakarga ng langis or magdi-drain pag kailangan ng ipalitan yung langis, and then yung hangin, to make it pressurized, dito rin po natin ilalagay. Ito po yun. Ginawa po natin yan. And then, ang isa pa pong request ng may-ari, ilo-lowered. So, dito tayo kasi adjustable height, dito po tayo nagbawas. Pinutulan po natin to. Ito po ang tinanggal natin. So, ganyan kalaki yan. So, mga plus 1mm or 2 lang yan dahil sa pinagputulan ng lagari. Plus yung pinanglinis pa ng grinder. So, roughly, nasa 10mm po ang tinanggal natin. Kasi ito binawasan din po kasi tutukod yan dun sa loob. So, ito yung natanggal. Ayan po siya. Ayan. Ito po, mukhang rebound adjuster, pero design lang po yan, walang access. So, ayan. Ayan po siya. So, bubuhayin po natin yung shocks, totally busted. Pa-assemble na lang siya, at mabubuhay na ulit. So, ayan po. So, pa-assembling ko po, papakita ko po sa inyo yung play na kakalabasan ng hydraulic. And then, after that, kakabit natin yung spring para makikita nyo yung total na itsura ng suspension. So, ayan na po. At dati, nabuo na yung hydraulic part ng shocks. So, buo na po yan. Rebuild na po yung loob. Hindi lang ganun kaganda. Pero, working na po siya ulit. So, ayan. Dito po tayo naglagay ng hangin. Tapos, may langis. High viscosity po lang ginagay natin na langis dito. Mataas. Malapot. Gawa nga po yung cylinder sleeve niya. Eh, may galos na. May tama na. So, ito po yung laro. Ayan. Tapos natin. Ayan po siya. Ayan. Medyo makunat po yung oil seal. Ayan, siya. Buhay na ulit po ang kanyang hydraulic. Ayan. Maganda ang kompresyon. Tapos, suabe yung rebound. So, ito po, magagamit ulit nung may-ari yung shock. So, next na gagawin natin, ikakabit ko po yung spring. And then, ayan po siya. Yan. So, pabalik po ulit ako. Ipipress ko lang to. Tapos, ayan. So, ito na po siya. Yung finished product ng ating suspension rebuild and repair. Busted po to. Ayan. Gas type pa rin. Hindi lang maganda yung itsura, pero working na ulit siya. Mag-work na siya ng maayos. At magagamit pa nung may-ari. Kumbaga, masusulit pa ng owner yung pagkabili niya dun sa suspension. So, ang ginawa natin, nag-adjust tayo sa height. Ayan, nagputol tayo. Tapos, gumawa tayo ng drain and fill plug dito. Kargahan din ng hangin, nandyan din. Tapos, yung request niya, natanggalin po ito. Tinanggal natin yung hose. Kasi non-working naman po siya. Aesthetics lang, pampaganda lang. So, ayan po. Tapos sa loob, ni-repair po natin yung mga sira para magamit ulit nung may-ari, nung maayos itong shocks na to. So, ito po ay Pro Shocks. Yan. Bounce Brake. Racing Suspension. Bounce Brake. By Pro Shocks. So, ang alam ko, K-Tech rin po ito. So, yan po no, dito sa MotoJob, ginagawa po natin kung ano ang request ng customer. Gaya neto, gusto niya i-lowered, lo-lowered po natin yan. So, gusto niya tanggalin yung hose, tinanggal natin. Pero, binuild natin yung suspension na mag-work pa rin po ng maayos. So, iba naman, gusto magpa-magic lowered, ginagawa rin natin. Iba naman, from makunat or matigas na suspension, nilalambutan natin yung hydraulic. Yung iba naman, gusto nila slow rebound, yung medyo lugaw na suspension nila, ginagawa rin po natin yan. So, ano po yung mga request ninyo, pipilitin po natin gawin yan sa abot ng ating makakaya. Basta't posible po at kaya nating gawin. So,
Mga busted shocks po, tagas lahat, nag-aayos po tayo dito. So, leave comment lang po or PM sa FB page mo, Moto Job. So, ayun po. Bago tayo matapos, again, LP Racing, degreaser products. Ito po, meron tayong degreaser, tough on grease, gentle on a hand, all around degreaser po to, kahit saan pwede panlinis, kahit sa kamay mo, pwede. Pag magrasa, malangis kamay mo, ito maganda panlinis. Puputi at kikintab yung balat mo. So, next, ito, harmless po yun, hindi po masakit sa kamay, hindi mahapde, hindi makate. Meron din tayong magic gatas, pwede sa mga pampapugi ng atin na mga motor, yung mga masaselan dyan na gusto na makintab yung motor, eto po, meron tayong magic gatas, LP Racing magic gatas. And then sa suspension naman po, for front ito, meron po tayo dalawa, LP Racing fork oil intense, at saka LP Racing chill. Ito po ay low viscosity, ito high viscosity, for chill, for daily and touring. And pwede rin sa may racing, depende na lang po sa preference ninyo kung anong klaseng riding ang hanap nyo. Sa trail, pwede rin po ito. Sa mga motor, pwede po. Front suspension. Sa mga racing naman kadalasan, ito ang ginagamit nila for slow rebound. Yung mga naghahanap ng mabagal talaga yung rebound, ito po ang gamitin nyo, LP Racing Intense Fork Oil. Yan po. Daily touring, pwede rin. Nasa sayo na lang kung stiff and hard tune ang hanap mo, slow rebound, ito pwedeng-pwede po. Nasa sa inyo na lang po yan. So, everything po is, lahat po ng product natin available sa Shopee, available po sa marketplace, available po yan. In retail and wholesale, PM nyo na lang po ako pag gusto nyo umorder. And then, pwede rin PM nyo ako direkta sa Moto Job, sa FB page ko, at yun, sa aking FB, pwede rin, Messenger. So, ayun po. Maraming salamat. Ride safe and God bless everyone. At hanggang sa ulitin sa susunod na vlog natin, maraming salamat sa konting oras na binigay nyo. Adios!